Magandang araw sa inyo, mga bata. Kamusta kayong lahat? Ngayon ay aalamin natin kung sino-sino ba ang bumubuo sa ating pamilya. Paano kaya tayo natutulungan ang bawat miyembro nito? Tara, talakayin natin ito. Pero bago nun, mga bata, tayo muna ay umawit tungkol sa pag-aaralan natin ngayon, ang ating pamilya. Pwede tayong tumayo, umawit at sumayaw. Mahusay, mga bata. Pwede na kayong umupo sa ating kinantang awit. Sino-sino daw ang bumubuo sa ating pamilya? Isa-isahin natin. Unahin natin ang miyembrong ito ng pamilya. Ito ay si tatay. Ang tawag naman ng iba sa kanya ay daddy, papa, o itay. Alam niyo ba, mga bata, na si tatay ang tinatawag na haligi ng tahanan? Ibig sabihin nun, siya ang pangunahing nagtatrabaho upang mabigay o masuportahan ang pamilya sa mga pangangailangan. Tulad na lang ng tiyahan, damit, o pagkain. Sunod naman, si nanay. Minsan, ang tawag ng iba sa kanya ay mommy, mama, o inay. Siya naman ang tinatawag na inaw ng tahanan. Ibig sabihin ng mga bata, siya ang tagapag-alaga ng mga anak, gumagawa ng mga gawaing bahay, at sinisigurado niya na may pagkain kakainin o malilinis na damit ay susuot ang miyembro ng pamilya. Kung minsan, sa sobrang hirap ng buhay, napipilitan din ang nanay na maghanap buhay upang masuportahan din ang kanyang pamilya sa pangapangunahing pangangailangan nito. Sunod naman ay ang nakatatandang anak na babae o tinatawag natin lahat na ate. Si ate ang inaasahang tutulong sa gawaing bahay ni nanay. Tulad na lang ng pagwawalis, paghuhugas ng pinggan,
o pagbabantay sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sunod naman ay ang nakatatandang kapatid na lalaki o tinatawag na kuya. Si kuya naman ang inaasahang tutulong kay tatay upang mapangalagaan at mahalin at protektahan ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Sunod naman, ang pinakabatang kapatid o tinatawag na bunso. Si bunso naman ang naghahatid ng kasiyahan sa bawat pamilya. Sa bawat tawa at ngiti niya, lahat ng pagod ng kanyang mga kapamilya ay nawawala. Minsan, kasama din natin sa ating tahanan ang mga magulang ng ating nanay at tatay. Sila ay sina Lolo at Lola. Minsan naman, kasama din natin sa ating tahanan ang mga kapatid ng ating nanay at tatay, sina Tito at Tita, at ang kanila rin mga anak na tinatawag na mga pinsan. Ngayon mga bata, ay nakilala na natin kung sino-sino ba ang bumubuo sa ating pamilya. Ulitin nga uli natin. Tatay, nanay, ate, kuya, bunso, lolo at lola, tito, tita at pinsan. Sila ang inyong tinatawag na pamilya. Ngayon naman mga bata, ay maglalaro tayo. Ang gagawin natin ay hulaan ninyo ang larawan na ipapakita ni teacher at tutukuyin ninyo kung sinong miyembrong iyon ng pamilya. Tara mga bata, umpisahan na natin. Alam nyo ba mga bata kung sino ito? Tama! Ito ay si Tatay. Sunod naman, alam niyo ba mga bata kung sinong miyembrong ito ng inyong pamilya? Mga bata, ito ay si Nanay. Sunod, sino kayang miyembrong ito ng inyong pamilya? Tama kayo mga bata, ito ay si Ate. Sunod naman, sinong miyembrong ito ng inyong pamilya? Tama, ito ay si Kuya. Sunod naman, sinong miyembrong ito ng inyong pamilya? Tama kayo mga bata,
Ito ay si Bunso. Sino kayang miyembrong ito ng inyong pamilya? Ama kayo mga bata. Ito ay sina Lolo at Lola. Sunod, sinong miyembrong ito ng inyong pamilya? Mahusay mga bata, ito ay ang inyong tito at tita at ang pinsan. Mahusay mga bata, ngayon ay marami kayong natutunan tungkol sa pinag-aralan natin ngayon. Ngayon, may inihanda sa inyo si teacher na mga gawain. Ito ang inyong mga gawain. Ang mga gawain ito ay matatagpuan ninyo sa Facebook page ng Angie's Kindergarten Instructional Materials o maaari ding i-click ang link sa ating description box. Pwede kayong magpaturo sa inyong mga magulang. Paano mga bata? Hanggang sa muli, paalam!